Excited ka na bang kumita sa YouTube? Isa po sa main requirements ni YouTube bago ka mag-monetize ay ang Google AdSense. Si Google AdSense po ay parang financial department ni Google. Siya po yung nagbabayad sa mga content creator tulad natin sa pamamagitan ng mga ads. Kumbaga, every time nalalagyan nila ng ads yung videos natin ay kikita po tayo dun sa views. So, paano nga ba tayo kukuha ng Google AdSense? Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Magandang umaga na po mga katubay, at ngayong araw na tayo pag-uusapan po natin kung paano ka nga ba makakakuha ng Google AdSense account nang sa ganun ay mamonetize ka na sa YouTube. Gusto ko rin pong i-clarify na kahit hindi pa po kayo umabot ng 4,000 watch hours or 1,000 subscribers ay pwede na po kayong kumuha ng Google AdSense account. Okay? Pero i-review lang kayo ni YouTube kung abot na kayo ng 4,000 watch hours pati yung 1,000 subscribers. Pero gusto ko rin pong i-clarify na kahit po cellphone yung gamit nyo dito ay yung mga setting na makikita nyo dito ay parehas din sa makikita nyo sa cellphone nyo kung ilagay nyo po sa desktop mode yung inyong cellphone. So, umpisa na po natin. Ang una po natin gawin ay mag-open po tayo ng ating browser tulad ng Google Chrome. Okay? Pagka-open po natin ng browser ay mag-login or mag-sign in po tayo sa ating Google account. Yung account po na ginamit natin sa pag-YouTube. Kung ano yung email address natin sa YouTube ay yun po ang gagamitin natin sa pagla-login, okay, sa YouTube channel natin. Tapos pupunta po tayo sa YouTube. Kiklik natin yung YouTube, tapos pupunta tayo sa ating channel or sa main channel natin, okay? Pagkapunta po natin dito sa ating main channel ay click natin yung ating dashboard sa pamagitan ng YouTube Studio Beta. Okay? Yung YouTube Studio Beta yung bagong studio po ng YouTube. Okay? So, pag nandito na po tayo sa ating dashboard, i-click natin yung other features tapos monetization. Click natin yung monetization. Pagka-click natin po yan ay lalabas na itong mga steps kung paano tayo kukuha ng Google AdSense account. Okay? Click po natin yung number 1, which is yung pagsa-sign up nga or pag-agree sa terms ni YouTube Partner Program. Okay? Dapat i-click po natin yung 4 na yan, i-check natin. Ang sagano ay kumbaga mag-agree tayo sa kanilang mga terms. Pwede niyo pong basahin ang mga terms na nakalagay dito. Nang sagano ay kumbaga malalaman nyo talaga kung ano yung pwede or hindi pwedeng gawin, okay? Tapos i-click natin yung agree. Sa nakikita nyo po, may green check na ibig sabihin okay na yung number 1. So, punta na po tayo sa number 2, which is yung sign up sa Google AdSense nga. I-click natin yung next dito sa baba kasi kumbaga pupunta po tayo sa department ni Google AdSense, okay? Click natin yung next para mapunta tayo sa AdSense. Ang gagamitin natin pong email dito ay pwede rin yung original na email natin, pwede rin yung bagong email, okay? Kahit anong email address na Gmail ay pwede po natin gamitin sa Google AdSense. Tapos itong website po ay kumbaga naka-setup na yan sa ating YouTube channel. Huwag nyo na pong galawin yan. Okay? Kumbaga default na yan sa ating channel. I-click natin yung itong news, kumbaga kung gusto nyo maka-receive ng news. Tapos itong country po ang importante. Ito talaga kung saan po kayo, yun po ang country ang ilagay nyo. Kung halimbawa OFW kayo sa Thailand, ilagay nyo Thailand. Pero kung sa Pilipinas po kayo, ilagay nyo Philippines. Okay? So, pagkatapos po nun ay i-click natin itong agree button or yung agreement sa terms ni Google AdSense. Okay? Click po natin yan bago tayo mag-click ng create account. Okay? Pagka-click po natin ng create account ay mapupunta tayo dito sa loob na ng Google AdSense. Okay? Dito na mag-uumpisa ang pinaka-importanting steps. Please take note po na dapat original na pangalan po natin ang ilalagay natin dito para nang sa ganun po ay
kumbaga marireceive talaga natin ang bayad ni Google. Kasi kung peking pangalan po at peking address ang ilagay natin dito ay hindi nyo po makukuha ang pera ninyo kay Google. Kasi kumbaga ito po yung pangalan na gagamitin nila sa pagpapadala ng pera ninyo. So be careful dito, dapat legal name nyo talaga yung gagamitin nyo dito. Katapos po nun ay magre-redirect na siya ulit dun sa ating YouTube channel, or i-click nyo itong redirect button. So nakikita nyo po, naka-check na yung number 2, may Google AdSense account na tayo. Sa number 3 na tayo, which is yung preference nga sa ads. Pagpipiliin po tayo ni YouTube kung ano yung ads na gusto nating mailalagay sa ating channel, okay? Pwede nyo pong i-click lahat, okay? Katapos po nun ay makikita nyo na na lahat ng top 3 ay naka-check na, maliban na lang dito sa dulo, which is yung kumbaga pag-aantay na makomplete mo yung requirements ni YouTube, which is mayroon ng 1,000 subscribers pati 4,000 watch hours. Sa nakikita nyo po dito sa aking account ay nakuha ko na po yung 1,000 subscribers, pero kulang pa ako sa watch time. Mas marami po yung ating video sa YouTube ay mas madali po nating ma-fulfill itong watch time. Kumbaga itong number 4 po ay si YouTube na yung bahala, okay? So yun po ang paraan kung paano tayo makakakuha ng Google AdSense account para sa ating channel.